mga kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman, panibago namang makamalbalan na ibang kampong at ipag-usapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan. Nag-iingay sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Yeah, syempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan na nangurot po ng mga salot ng lipunan at saka yung mga membro na mga ok-ok at saka yung mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukurutin yan araw-araw kasi puro yan mga pasaway at talagang nabibigay po ng problema sa Pilipinas at saka literal mga kababayan. Sila po ang dahilan kaya bumabagal po ang pag-ulad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukurutin yan araw-araw, kukurutin natin sila sa talagang mamaitim po na mga singit. Hi! So how are you today mga kababayan? I'm hoping po na nasa Mars kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw so tinabibigay po ng mga bagong balita si Sir Ivan dito sa ating channel. And of course, lagi ko po itong sinasabi dito araw-araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy everyday. Iwas kayo doon sa mga taong nagbibigay sa inyo ng problema at nagbibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam mo natin mga kababayan, was kakaroon ho tayo ng stress sa buhay, dyan po nag-uumpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat na po good vibes everyday at saka smile lang po everyday. And of course, ngayong araw mga kababayan, as usual, marami na po tayong pag-uusapan. Andyan po ating mga good news, andyan po ang ating mga viral, at lalong-lalo na, andyan po ang ating mga mainit po na mga balita mga kababayan, which means, yun po ang ating mga main topics. Siya nga pala mga kababayan, sa mga hindi pa ho nakapanood sa ating vlog kahapon, it is highly recommended na panoorin nyo mga kababayan kasi kahapon, meron ho tayong nabisto. At saka alam nyo mga kababayan, hindi rin nakailag si PBBM at saka si Bipinday Sara sa mga fake checkers dyan sa Pilipinas. Kasi alam nyo mga kababayan, pinak-check po si PBBM at saka si Bipinday Sara. Nakakainit nga ng ulo mga kababayan eh. Parang lumalabas kasi dito, itong mga fact checkers dyan sa Pilipinas, sila po dito ang totoong diktador. Kasi lumalabas dito, na ipinalabas na or ipinakita ng mga kababayan na sila lang po dito yung laging tama. Hindi na sila nakikinig po sa gobyerno natin. Kaya finaksi ko nila si PBBM at saka si BP Indesara. Kaya dapat lang kukurte niyang gunggong na yan eh. Anyways mga kababayan, you can check po sa ating vlog kahapon kasi it's still showing. Showing pa naman po. Joke lang po. Anyways, inaulit ko po sa mga hindi pa ho nakapanood na ating vlog kahapon, pwede niyo pong panoorin. Kasi maraming pasabog doon mga kababayan. So anyways, ngayong araw, it is very, very special mga kababayan. Kasi meron ho akong akong sorpresa sa inyo and I'm very sure na matutuwa ho kayo at talagang maantik po inyong mga puso. I'm very sure. So, kaya nga, ngayong araw mga kababayan, this is a very, very special po na episode. Siya nga pala, sa mga nag-celebrate natin dyan na ng Christmas party, i-greet ho natin ng Merry Merry Christmas po sa inyo. At saka, advance, Happy New Year. So ngayon, asa nga pala mga kababayan, ating sorpresa, doon na lang po sa dulo ng ating video na ito para medyong thrilling, para thrilling ng konti mga kababayan. So ngayon, before tayo mag-start po sa ating balita, siyempre, shoutout muna natin at kumustahin natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta mga kababayan? I'm hoping po na nasa Mars kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga rin natin ng mga Marcos Loyalist. Kumustahin rin natin of course ating mga pinalangga rin ng mga DDS all over the world. So how are you today? Inuulit ko po, Merry Christmas po sa lahat. Of course, i-shoutout rin natin mga kababayan bago tayo mag-umpisa doon sa ating topic. Shout out more natin at pasalamatan si Ma'am Marie Usta, nagbigay ho sa atin ng 14 Canadian dollars. Thank you so much Ma'am Marie. Of course kasama rin natin mga kababayan si Ma'am Carmilla Ostrea dyan po sa Leyte. Hi to Ma'am Teresita Kagiwa, kasama rin natin si Ma'am Fee Brunoyla
from Kuwait. Shoutout daw sa Brunoyla family dyan po sa Lubao, Pampanga, at sa kanyang mahal na si Daddy Rose na nasa Virginia, USA. Hi to Ma'am Terry Alconera. Shoutout rin natin mga kababayan. Kasama rin natin ngayong araw si Ma'am Marie Cheese Zuiz. Hi to Verti Ostrea. Hello po. Hi to Ma'am Fanny Palasiki. And of course mga kababayan, siya nga pala, pag-usapan rin natin na meron pong sorpresa po si ano si PBBM sa atin. Yes mga kababayan, kasi si PBBM naka-receive na ho ng gold. Yes, nakakuha na ho siya ng gold mga kababayan si PBBM. And of course, pag-usapan rin natin mamaya, ito pong tungkol rin sa update ng SIM card registration act. Kasi meron na ho silang ipinalabas mga kababayan na bagong update po. Kasi meron akong babala mamaya. I am very sure. Siya nga pala, dito tayo mag-umpisa. I am very sure na marami ho sa iyo na nakareceive po ng ganitong email. Ganyan mga kababayan. I am sure, marami ho sa inyo nakareceive niyan. Pero ito ay babala sa mga GCash, GCash users, yung may mga GCash ho dyan. Once akong nakareceive kayo ng ganitong email, wag na wag nyo pong i-click yung link na yan. Kasi scam yan mga kababayan. Phishing ho yan. Phishing ang tawag dyan eh. Once i-click nyo po ang link dyan, makokontrol na ho nila ang inyong GCash, makokontrol na ho nila ng mga scammer natin, makokontrol nila yung meron kayong ano, yung banking apps ba ang tawag nyan, na dyan lang kayo nagre-withdraw or naghuhulog na yung pera gamit inyong cellphone, makokontrol na ho nila mga kababayan. Maraming uminga ngayon at talaga no, at talagang nasaktan ngayon kasi ang kanilang GCash mga kababayan ay ubos. Talagang nasimot po ng mga scammers ngayon. Kaya ingat-ingat ho tayo. Inuulit ko ang ating ano, ang ating SIM card registration na pag-register tayo sa ating mga telcos, hindi pa ho nag-uumpisa mga kababayan. Kaya nga inuulit ko ngayon na yung mga nakareceive po ng email na yan, hindi pa ho mag-start. Pero alam niyo mga kababayan, para hindi ngayon ano, inuulit ho namin para for reminders naman para sa lahat. Huwag yung kakalimutan, this coming December 27, mag-uumpisa na po tayo na mag-register po sa ating mga kanya-kanya mga SIM cards. Anyway mga kababayan, don't worry, para hindi na ho kayo mahirapan pa na magpunta-punta kahit saan-saan. Before 27, this coming December 26 nga pala, ilalagay ko na po sa ating description ang mga links po kung saan kayo doon kayo mag-register po na inyong mga SIM cards. Para hindi na ho kayo mahirapan pa kung saan magpupunta, ilalagay ko na lang po dyan sa description po ang kung saan telcos ka man. Tingnan nyo na lang po, nandun po yung sa Globe na link, andun rin sa Smart, at saka kung anong telcos ka man, kung dito meron na mga kababayan, nung nakapangalan Globe, sa gilid yan meron na hong link, i-click nyo na lang po yon. Pero mag-activate pa ho yan, mag-activate yan mga kababayan starting this coming December 27 pa lang ho. But anyways, advance ko na ilalagay po ang mga links para hindi na ho kayo mahirapan. At saka this coming 27, pwede na ho kayo mag-register. So for more details mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung ano pong mga karagdagan po ng mga information galing po sa ating mga telcos, kasi mayroon pong ipinalabas na bago po na IRR or bagong information nga pala na inilabas po ang ating mga telcos para hindi ho tayo maligaw mga kababayan. So for more details, let's watch this. Aileen, ano ang mga guidelines na ibinigay ng mga telcos sa kanilang customers para dito sa gagawing SIM card registration? Yes, Ella, may ilang guidelines na inilabas ang Globe Telecom, Smart Communications at Vito Telecommunity. Sa kanilang social media pages, sinama na ng mga telcos ang mga maaaring itanong ng kanilang customers. Kasama na dito ang mga impormasyon na kakailanganin para sa SIM registration. Sa mga Globe PM o Globe at Home prepaid Wi-Fi users, kailangan nilang pumunta sa new.globe.com/simreg para sa registration ng kanilang SIM card. Para naman sa mga users ng Dito Telecommunity, maaaring mag-register ang mga existing subscribers sa Dito app, habang ang mga new subscribers naman ay maaaring mag-register via SMS link na isasend naman sa oras na may insert na ang SIM sa kanilang mga phone. Sa smart.com.ph/simreg naman, makakapagparehistro ang mga subscribers ng Smart at TNT. Ngunit paalala nga sa mga SIM users, maa-access lamang ang mga nasabing link sa oras na maipatupad na nga ang SIM Registration Act sa December 27. Iginiit din ang mga ito na libre ang pagpaparegister ng kanilang mga SIM.
Samantala, iginiit naman ni late 2nd District Representative Richard Gomez na dapat nasa responsibilidad ng mga telcos at ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang information dissemination ng nasabing batas. Ito'y matapos umanong ipahayag ng DICT na ang mga LGU dapat ang magsagawa ng information dissemination campaign para sa SIM Registration Act. Anya, maraming ng responsibilidad ang mga LGU at ang mga telco dapat ang mga alaga sa kanilang negosyo at customers. At yan muna ang latest. Balik sa'yo. So nga mga kababayan, inuulit ko po, ilalagay ko this coming December 26 po yung mga links kung saan kayo magre-register po na inyong mga SIM card para hindi na ho tayo mahirapan po kung saan kayo magpunta-punta dyan sa mga websites. Yun, ilalagay ko lang po. At inuulit ko dito, mag-activate lang po yung link na yan this coming December 27. Pero alam nyo mga kababayan, actually maganda po yung yung suggestion po ng DICT na sa natutulong, na saan na daw ni-request nila natutulong daw dito yung mga LGUs natin para po kung ating mga kababayan diyan sa mga sa mga remote areas, hindi na sila mahirapan na magpunta-punta doon sa mga sa mga telcos na mga offices, pupunta na lang po doon sa LGUs. Kaya lang si Richard, mga kababayan, diyan po sa Ormoc City, parang hindi niya nagustuhan kasi para sabi niya busy daw yung mga LGUs. Pero parang kontra si parang hindi ko lang alam kung anong rason niya kung bakit ayaw niya na ilagay po sa mga LGUs or tutulong yung mga LGUs po na natutulungan po nga pala yung mga telcos po ng LGUs. Ayaw po ni Sir Richard, makababayan. So anyways, kanina forward naman ho tayo. Pagpunta ni Sir Ivan doon sa Twitter, Ivan, nakulat ko, makababayan. Pinakauna ko na nabasa doon ay ito. Sabi ho dito sa post po ni Cryptic Garrett, mga kababayan, sabi niya, "Rest in peace, another hero na naman ang bayaran, another hero na naman ng mga bayarang rallyista." Akala ko, mga kababayan, merong namatay naman sa mga aktivista. Kaya naglipo-lipo ko, duda ako, kasi sabi ho doon sa nag-post din, sabi na, "Kala ko namatay, hinimatay lang pala, sayang di pa natuloyan." Ngayon, libot mga kababayan, kasi hindi ko na mag-gets kung sino ba yun, sino bang hinimatay or namatay. Alam nyo ba, dito, napasa ko rin, sabi dito, "At nabiyak ang sahig sa lakas ng bagsak ng kanyang baba." Nabagsak ng kanyang baba, mga kababayan, doon ako nagduda, si Baba Renato Reyes pala, mga kababayan, hinimatay daw kasi grabe daw yung kanyang stress dahil nga sa pagkamatay po ng kanilang hero na si Juma Season, mga kababayan. Kaya sobra yung kanyang stress kaya hinimatay. Isayang hindi lang natuloyan. Joke lang. So yun nga, mga kababayan, hinimatay, nagkasakit po ngayon si Baba Reyes. Well, I'm not sure kung nagkasakit talagang totoo o nagpasakit-sakitan lang. Pero hindi po madali na mamatay po yung mga mga kababayan, yung mga salot ng lipunan. Hindi po yan basta-basta mamatay kaagad. Alam naman sila. Sabi ko nila, yung masamang damo daw, mahirap daw, matagal daw yung mamatay. Ganon yan eh. But anyways, ganon pa man. Alam nyo, mga kababayan, nag-release po ng statement na isang police or ating sundalo ba siya or police, kasi nakita niya po yung palagi ang ginagawa ngayon ng taga UP na naglibot-libot, makababayan, kasama po yung nagra-rally sila, naprotesta sila, kasama po yung mukha po ni Juma Season, kasi ipinaglandakan po ng taga UP, makababayan, na hero talaga itong si Juma Season. Kaya nagpalabas na itong si Harold Cabunok, sabi niya dito, "Ganern, glorifying the terrorist leader, pwedeng kumontra sa gobyerno pero dapat walang barilan. Kapag pinapatulan kayo sa bakbakan, pabebe naman, nilabag ang karapatan." Totoo naman yan, makababayan. Yan kasi laging sinasabi po ng mga NPA at yung mga makababayan, yung mga aktivista. Kapag tinitira natin sila or yung mga sundalo, pag sila, makababayan, ito laging sinasabi nila na nilabag daw ang karapatan. So sabi pa dito, dagdag pa ho ni Sir Harold, sabi niya, "Ganito lang yun. Habang lumilipad ang watawat ng Pilipinas, patuloy din kaming lalaban sa mga marahas na pwersa ng kasamaan." Alam niyo, mga kababayan, kung wala lang sana si Juma Season,
Kung wala lang sana si Juma season, hindi sana mamatay itong 15 po ng mga kabataan natin, mga kababayan. Kasi kung wala lang si Juma season, wala pong NPA. Diba? Dahil sa NPA na yan, marami pong namatay na mga kabataan natin. 15 yan lahat, mga kababayan. Tingnan nyo, mga underage pa yan. Kasi ano, pumasok po o sumama po sa kilusan ng NPA. Kaya sila namatay, mga kababayan. Ito nga, tingnan nyo kung gaano po kahudas yang si Juma season, mga kababayan. At kanina, ipinakita na po in public, na yung labi ni Juma season. Ipinakita, mga kababayan, nandun po sa Netherlands. Pero ayon dito sa mga netizen na mga loyalista, sabi na ho dito, nakakalungkot lang makita o dili kaya'y isipin na may ganitong mga alagad ng simbahan na kapanalig ng mga makakaliwa. At isa pa, akala ko ba walang kinikilalang Diyos ang mga komunista? Yan po ay totoo, mga kababayan. Di ba, kilala ho natin kung gaano po kahudas, parang ano, tauhan talaga ito ni Satanas, itong si Juma season, mga kababayan. Pero ang nakakalungkot kasi dito, marami pong alagad po ng simbahan ang talaga no, ang humahanga dito, mga kababayan, kay Juma season. Kilala naman natin sila. Sila po ang tinatawag natin na mga Padre Damaso. Kasi napag-alaman natin, mga kababayan, sino ba yung mga big funders na nagpa-fund dyan sa mga NPA. Diba? Kilalang ho natin kung sino po yung mga nagpa-fund dyan sa mga NPA, mga kababayan. Lumalabas po ang mga pangalan po na mga simbahan o yung meron daw mga pari po na nagbibigay po ng mga budget dyan sa NPA. Nagbabigay ito mga simbahan, nagbibigay ng budget dyan sa mga aktivista para mag-iingay, mga kababayan. Diba? Laging lumalabas po ang kailang mga pangalan. Kaya ito, nakakahiya ho ito. Nakakahiya talaga eh. Meron mga pari na humahanga talaga sa kay Juma season. Nakakalungkot naman talaga, mga kababayan. Nabubulag ho sila dito eh. Nabubulag talaga eh. At kawawa po ang mamamayang Pilipino. Alam niyo, mga kababayan, kanina meron ding ipinarada, kahapon nga pala to, merong ipinarada po itong mga rallyista. Nagdala ho sila ng kanilang props at nakapagtaka itong, mga kababayan, ito po mga aktivista, ito mga protesters, lagi silang nag-iingay dito na nagmahal po ang mga bilihin sa Pilipinas. Which is totoo naman talaga, pero hindi naman lang sa Pilipinas po nagmahal, pati rin naman sa iba't ibang country, mahal din ang mga bilihin, mga kababayan. Pero bakit sila makapagbuo ng ganitong mga props, mga kababayan? Diba? Magkaano kaya ang kanilang nagasta dyan? Ibuo lang yung props na ganyan. Meron dang sabi dyan, Golden Era. At saka meron pang yung sa Noche Buena package na 500 pesos lang po. Pinaparinggan nila kasi yung gobyerno, mga kababayan. Kasi diba sabi ho yung DTI ba yung nagsabi nun na kayang-kaya po sa 500 pesos na yung Noche Buena. Challenge nga yun, mga kababayan. Challenge. I'm not sure kung DTI ba ha. I-correct nyo lang po si Sir Ivan kung hindi yung DTI. Ngayon, mga kababayan, ngayon kinukutsa yun ng mga aktivista o yung mga protesta. Ngayon, bakit sila nakabuo ng ganyan? Magkaano kaya yung budget dyan sa sa renta pa ng sasakyan, renta dyan sa sound system, at paggawa ng malaking props? Magkaano kaya nagastan nila dyan, mga kababayan? Diba? Napaka sinungaling itong mga protesters na to, at yung mga aktivista. Alam naman natin, meron silang mga nagpa-fans dyan para lang mag-iingay. Ikabuhayan package nila yan, mga kababayan eh. Pati nga si Baba Reyes, kabuhayan package nila yan. Nandyan po sila si Sarati, si Kara Tagawa, si Raulo Manuel. Siya nga pala, si Raulo Manuel, hindi ko makakalimutan, may malaking problema po si Raulo Manuel, mga kababayan. May malaking problema. Hindi lang po tungkol sa yung sa mga kababayan, yung sa ROTC nga pala, or National Citizen Service Training, or NCST. Diba ayaw na ayaw nila yung mandatory ROTC, mga kababayan. Ayaw talaga nila eh. Kaya nga ito, lagi nag-iingay araw-araw dyan sa Cali, kasi ayaw na ayaw po ng mga kabataan natin. Inauto kasi ni si Raulo Manuel, igunggong kasi yan. Dito rin, mga kababayan, gumawa rin sila the other day ng protesta na itong mga kabataan, ayaw na ayaw po nila ng mandatory ROTC. Kasi daw baka sila yung itrim ang kanilang mga buhok, mga kababayan, or ayaw na ho nila na makalbo. Diba? Ayaw nila na makalbo, mga kababayan, kaya ayaw nila ng mandatory ROTC. At isa pa, ito ang dahilan, mga kababayan, isa sa dahilan kung bakit ayaw nila ng ROTC. Kasi nagrereklamo sila, mga kababayan, sabi ho dito, high quality na po ba yung mga gamit natin? High quality na ba daw ating gamit, mga kababayan? Kasi pag-aakala nila, once
once magti-training ho sila dyan sa ROTC, ay gagamit ho sila ng mga ano, mga kababayan, yung mga Armalite, yung mga gamit po mga pang-sundalo. Yan kasi ang pag-akala nila. Actually, kung papasok ka po sa training po ng ROTC, ay tuturuan ka lang po ng mga trainings, yung mga basic trainings. Tuturuan ka na kung paano iangat yung ano, GMRC mo para magiging responsable ka dito. At talaga, no, very respectful. Yan po ang purpose po ng ROTC. Pero itong mga kabataan natin, mga kababayan, inuto kasi ni si Raulo Manuel, ni Kara, kasi lagi lang sinasabi dito ni si Raulo Manuel, once mag-take ko tayo ng ROTC, magiging reservist na ho tayo sa ano, diyan sa mga kasundaluhan, at baka ipapasok daw tayo or ipapasok daw yung mga kabataan diyan sa kasundaluhan, mga kababayan. Nabulol naman si Sir Ivan eh. Yan kasi nauto na kababayan, kaya ayaw na ayaw nila ng ROTC. Ngayon, may sumunod na malaking problema po dito si Sir Raulo Manuel. Sabi ko dito, ano naman yan Sir Ivan? Ito ang gumulat po sa lahat. Ito, sabi dito mga kababayan, a 2-year mandatory basic military and police training program for all college and technical vocational students is being proposed in the Senate. Senate Bill wants 2-year required military and police training for college and technical vocational students. Yan ang nagulat, ang nagpagulat sila kan mga kababayan, kasi magiging magka-college ka na po, kailangan mo na mag-training po doon po sa ano, sa mga military ho natin. Kaya at saka sa mga pulis po, mga kababayan. Yan po ang ano, ang nagpa-stress ngayon kay si Raulo Manuel. Baka susunod yan kay ano, kay Baba Reyes na mahimatay mga kababayan. Baka ano, pero maganda naman kasi yan na sana papasok rin or magti-training po si ano, si Raulo Manuel diyan po sa ROTC para mag-TikTok na lang ho siya diyan, 'di ba? Para mag-TikTok na lang ho siya diyan sa ROTC. Maganda pa yan para hindi na sila mahirapan. Ikilala ng ano eh, TikTokers kasi yung si Raulo Manuel. So eh, so kababayan, siyempre forward na rin tayo. Hayaan mo natin yan si ano, si Raulo Manuel, inaka-stress yan eh. Dito muna tayo pupunta po sa ano, sa good news, kasi 'di ba yung Bureau of Customs inilabas ano, ipinadala na ho nila yung mga natingga po na mga balikbayan boxes po natin mga OFW mga kababayan. That is a good news, kasi marami ng mga boxes na talagang na-receive po ng ating mga kababayan po ng mga OFW or napadala na ho sa kanila mga pinapadalhan po ng kanilang boxes. Nakita ko nga kanina sa ano, sa video po ng mga apat ba yun lahat, nakalimutan ko lang, parang apat lahat yun eh, na nag-post po na na-receive na doon nila ang kanilang mga boxes na ipinadala po, pinadala ng ano, ng Bureau of Customs. Kaya lang meron pang maraming natingga mga kababayan. Kaya nga ano, reminder po sa ating mga kababayan diyan sa Pilipinas, kung hindi niyo pa na-receive po yung in-expect ninyo na ano, na balikbayan boxes, hintay-hintay lang ho tayo, kasi meron problema pa ng konti diyan sa Bureau of Customs. For more details mga kababayan, panoorin po natin tong konting clip naman para dagdag po sa ating kalaman. So let's watch this. Iniulat ng Bureau of Customs o BOC na mayroong ilang abandonadong containers uli ang kanilang mga na-encounter. Sa laging hada public briefing, sinabi ni BOC Spokesperson at Customs Operations Chief Arnaldo de la Torre Jr. na mayroong 32 abandoned containers na may 8,606 balikbayan boxes na na-ship at abandonado ng iba't ibang straight forwarders. Mula sa naturang bilang, mahigit 5,000 ang na-release na at na-deliver na sa mga may-ari. Ang ating pong liderato ay nagpapasalamat sa mga nagawa o nasimulan po ng mga nakaraang administrasyon para magkaroon po tayo ng modernization program. At ito po ay patuloy na ini-improve at patuloy na nire-revisit ng Bureau of Customs. Sa tala nitong December 16, sinabi ni De La Torre na patuloy naman ang pagproseso ng BOC sa 3,557 remaining balikbayan boxes para sa distribusyon sa ultimate consignees nito. Samantala, iniulat din ng BOC na higit 1.2 billion pesos estimated value ng smuggled agricultural products ang kanilang nasabat ngayong taon. Ito ay mula sa kabuuang 105 operasyon na isinagawa ng ahensya mula Enero hanggang Disyembre. Inilahad pa ni De La Torre na nanggagaling sa China ang mayorya sa mga shipment na kanilang mga nasabat, partikular dito ay mga sibuyas.
Kaugnay dito, nakapagsampa na ang Bureau of Customs Action Team Against Smugglers o Batas ng 33 cases sa Department of Justice laban sa mga sangkot sa agricultural smuggling. Base ito sa pinakahuling datos nitong December 14. Inihain ang naturang kaso laban sa 33 importers at 11 customs brokers dahil sa unlawful importation ng agricultural products. Kaya po, nung bumisita po sa atin ang ating mga kagalang-galang na senador, ay nakita po na nila kung ano na po yung status ng modernization o yung automation ng Bureau of Customs. Kaya nagpapasalamat po kami sa suporta ng ating mga mambabatas para matulungan po na mapondohan ang mga proyekto ng Bureau of Customs. Sa kabilang dako ay sinabi ni De La Torre na nagpasalamat ang liderato ng BOC sa nasimulang modernization program ng dating Administrasyong Duterte. Ngayon aniya ay patuloy pa na pinapahusay ng BOC ang modernisasyon sa ahensya. Saysay ng tagapagsalita, kasalukuyang pinapatupad ni Commissioner Yogi Filemon Ruiz ang modernisasyon upang mapaigting pa ang kampanya laban sa smuggling. Out of the 33 cases, 22 were filed for violation of Republic Act number 10845. Ito po yung tinatawag natin na anti-agricultural smuggling of 2016. The subject of the cases filed by the Bureau has a total dutiable value of 251 million with duties and taxes fees in the amount of 107 million pesos. Una nang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat mas pabilisin pa ng BOC ang modernization program para mas mabantayan pa ang sunod-sunod na kaso ng smuggling. Natatandaan po natin itong mga balikbayan boxes na nasa Balagtas, Bulacan. Ito po ay ngayon ay diniliver na sa mga probinsya na kung saan yung mga natitirang balikbayan boxes po ay ito po ay i-distribute na. Sa tulong rin po ng ating mga collection districts para ma-distribute to. Kaya dapat lang mga kababayan na meron ito dapat na makasuhan po ng mga forwarders. Kasi kawawa pong yung mga kababayan natin ng mga OFW, kasama rin si Sir Ivan dyan, kasi OFW tayo. Kawawa pong mga kababayan na magpapadala ho tayo ng mga balikbayan boxes dyan sa Pilipinas, pero natinggal lang po dyan sa Bureau of Customs dahil nga sa kagagawan po itong mga gunggong po ng mga forwarders mga kababayan. Hindi basta-basta kikitaan po yung pera dito sa iba't ibang bansa. Ramdam ho yan ng mga OFW, di ba? Napakasakit po. At sana mayroon pong makasuhan dito at makukulong po yung mga gunggong po ng mga forwarders. So anyways mga kababayan, bago naman tayo pumunta doon sa ating next na topic, i-shoutout muna natin ating mga silent viewers at yung mga viewers po na hindi po nag-skip ng ads, si Sir Ivan. Thank you so much. Hi to Sir Nonoy Florin Hills from Mandawi City, Cebu. I-shoutout natin mga kababayan. At kasama natin ngayong araw si Mamonets Boromeo from Kuwait. Hi to Sir Artemio Dumlao. Shout out to all officers and members of Rotary Club of Malati, Prime District 3810. Hi to Ma'am Fernilyn Rain Ramos Santiago from Surala, South Cotabato. Hi to Ma'am Olivia Lupiga Lake from UK. Hi to Sir Lito Bungalan from Kupang, Muntinlupa City. I-shout out natin mga kababayan si Ma'am Sunya Darnayla from Quezon City. And hi to Ma'am Ifara Tutor. Shout out sa Postanis Clan. Meron silang reunion this coming December 30 dyan po sa Panabo City, Davao. So ngayon mga kababayan, alam nyo ba, tuwang-tuwa po si PBBM ngayong araw. Kasi nga kanina, talaga na-surprise ko siya kasi na-receive na niya kanina ang kanyang gold plate ho sa YouTube mga kababayan. Yung gold plate ho natin at saka talaga ipinakita ho niya at talaga nagpapasalamat ho siya sa atin. So for more details, let's watch this. Matagal natin inantay doon. Tignan naman ninyo ang napakagandang Christmas gift na natanggap ko. Kaya't magpapasalamat ako sa lahat ng na nagsusubaybay sa atin at pagpatuloy natin ang pag-post, ang pag-comment at pag-subscribe dito sa ating social media. Maraming salamat sa suporta ninyo. Huwag po sana magsawa ang suportang binibigay ninyo sa akin.
Gold button pala yung tawag niya, mga kababayan. Nagkamali-sriban. Gold button pala sa YouTube. Once kasi aabot ka ng 1 million subscribers, mga kababayan, bibigyan ka po ng YouTube. Bibigyan ka po ng gold button ni YouTube. Kaya maganda yan, mga kababayan, at talagang tuwang-tuwa po si PBBM dito. So dito muna tayo, mga kababayan, kasi naalala niyo po yung issue ng sabungero na nawala, mga kababayan. Di ba marami pong sabungero ang nawala. Alam niyo ba na maraming sangkot dyan ng mga pulis, at sabi pa ho dito sa investigation po ng ating kapulisan, meron dang mataas na official po sa PNP, mga kababayan, ay sangkot. Or baka siya po ang mga kababayan, siya po ang mastermind ho dito. Kasi alam nyo, napakalaman pala natin ito mga sabungero ay hindi lang po natural na mga sabungero, sila po pala, mga kababayan, ay meron ding mga agent po sa mga online sabong. Siguro nagkautang-utang, mga kababayan, kaya nga yung sugal medyo problema rin yan. Kasi once malulungo tayo sa sugal, mga kababayan, di ba yung iba dyan lang mangungutang na lang para magsusugal sila, or para meron silang pangpusta po sa pansabong. Baka yan po ang nangyari, mga kababayan. Kaya dinokot sila ng mga kriminal dyan. Ang problema dito, involved po yung kapulisan natin. So for more details, mga kababayan, let's watch this. Hindi ko masabi kung ilan. Basta mayroon pa kaming mga suspects po dyan. Mayroon pong nasa service, karamihan po dyan nasa service, and mayroon din pong mga civilian. Police. Sindikato sa PNP, siguro wala naman po, dahil dito naman po ay isang isolated case po yung kay Mr. Lasco. Nagkataon po na mga pulis po yung suspect po natin. Ilan pang mataas na opisyal ng pulisya ang kabilang sa investigasyon ngayon ng PNP CIDG na posible may kaugnayan sa insidente ng pagkawala ng ilang sabongero sa Laguna, Batangas at Maynila. Ito ang kinumpirma ni PNP CIDG Acting Director Police Brigadier General Ronald Lee sa panayam sa kanya nitong Miyerkules. Hindi ko masabi kung ilan. Basta mayroon pa kaming mga suspects po dyan. Mayroon pong nasa service, karamihan po dyan nasa service, and mayroon din pong mga civilian. Police. Gayunpaman, nangako ang PNP CIDG na magiging maingat sila sa kasalukuyang estado ng investigasyon, at sinabing isolated case lamang ang insidente. Sindikato sa PNP, siguro wala naman po, dahil dito naman po ay isang isolated case po yung kay Mr. Lasco. Nagkataon po na mga pulis po yung suspect po natin. Samantala, muli namang nakipagpulong sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ikinatuwa ng ilang mga magulang at kaanak ng mga biktima ang panibagong development sa nasabing kaso. Ayon kay Charlene Lasco, kapatid ng dinukot ng isabong master agent na si Ricardo Lasco, nagpapasalamat sila sa pagtutok ng CIDG sa nasabing insidente. Dahil anya sa investigasyon ay nagkaroon ng resolusyon ang Department of Justice laban sa tatlong pulis. Umaasa ang pamilya ni Lasco na mapapanagot ang iba pang mga pulis na sangkot sa pagdukot sa kanyang kapatid. The loss of John Lasco is a great impact to the family. Not just to the family, to the whole world. Imagine, maituturing natin bayani itong 35 na to. Kasi dahil sa kanila, napatigil itong online sabong na to. Kung hindi, marami pang nalululong ngayon. Hinikayat naman ang hepe ng PNP CIDG ang mga may nalalaman sa kaso na magpagtulungan sa kanilang ahensya. Yes, malaking bagay po kasi yung paglabas po nitong isang latest na kaso natin. Malaking bagay po yun, dahil yung iba ho ay na-encourage na rin po sila na lumabas. Nagkakaroon na po sila ng tapang. At yung pagkikipag-usap naman namin sa kanila ay na-assure namin yung kanilang kaligtasan. So, at up to the point na rin ho na mag-offer kami ng kaukulang reward doon sa kanila. Nanggaling na po sa amin yun. Hindi na ho namin yun na pinapalabas, dahil gusto ho namin silently we will work na may makapag-convince kami ng mga additional witnesses. Nito lamang nakaraang araw nang kinumpirma ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo ang pagsibak sa limang pulis na kinilalang sina Police Staff Sergeant Daryl Panghangaan, Patrolman Roy Navarrete at Patrolman Rigel Brosas, na naunang nakitaan ang probable cause ng Department of Justice sa kasong robbery at kidnapping. Sinibak din sina Police Lieutenant Henry Sasaluya at Police Master Sergeant Michael Claveria. Nasa restrictive custody ang mga pulis sa Police Regional Office 4A sa Laguna hanggat wala pang inilalabas na warrant of arrest sa mga akusado.
Kaya dapat ako nanawagan ho dito sa ano sa gobyerno natin. Sana ano iaproba na ho natin yang ano yang death penalty. Yan lang po ang tanging solusyon mga kababayan para medyo lessen na po ang mga kriminal po diyan sa Pilipinas. Dapat ipapatupad yung ano death penalty mga kababayan para marami pong matakot po yung mga kriminal, yung mga sindikato. Ito ang problema kasi ang sindikato mga kababayan, maraming ano miyembro po ng sindikato diyan sa kapulisan natin, meron din sa PDEA, sa mga I'm very sure po na meron din sa ano sa sundalo, pero dapat ano sana ipapatupad ng budo ang death penalty. Butong-buto po si Sir Ivan dyan mga kababayan, dapat death penalty na talaga eh. So anyways mga kababayan, bako tayo magpunta doon sa ating ano, sinasabi ko na meron akong surpresa ho sa inyo. I-shoutout muna natin si Ma'am Teresita Rositi. Shoutout daw sa Family Revoltan ng Gimba, Nueva Ecija. Hi to Ma'am Marilo Bidnarek from Germany. I-shoutout natin mga kababayan at kasama natin ngayong araw si Sir Leonila de la Cruz from Oman. Hi to Sir Johnny Milliares from Oragon. Hi to Artemio Dumlao. Shout out kina Ahmad de la Pina of Jeddah. Alam niyo mga kababayan, meron kong ipapakita sa inyo. Kasi kanina namahagi na rin tayo ng ating mga blessings. Yung ano yung mga ipinibigay ho ninyo na mga super thanks, yung mga kapapanood ninyo ng ating mga advertisement. Yan po ang ating ibinigay sa kanila mga kababayan. Actually, ginagawa na ho yan ni Sir Ivan noon pa lang, pero hindi ko to ipinapakita dito sa ating video. Silent lang ho tayo mga kababayan na tumutulong po sa ating mga kababayan. I think it's time na rin po na ipakita natin dito para magkaroon rin kayo ng idea. So for more details mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung ano pong ano ginawa ng aking pamilya kanina kasi sila po ang nag-distribute dito sa mga blessings natin. So let's watch this. Merry Christmas po sa lahat, saka advance happy new year. Ayun mga kababayan, napakasaya talaga no. Nakantik po sa ating puso na makikita na ating mga ang mga mukha nila na happy sila, na nabigyan no natin ng konting blessings man lang po. Actually nakakaano talaga, nakatabo ng puso mga kababayan. Happy na si Sir Ivan diyan, makita ko lang sila nag-smile. Ayun mga kababayan,
Yung ano, yung ibinigay po ng mga eco bags ay random people ho yun. Doon po sa aming barangay or doon po sa aming town, naglibot-libot po aking mga aking pamilya. At yung mga bata ay doon rin sa isang barangay, nagbigay ho sila ng mga feeding programs ganun. Alam niyo kababayan, actually ginagawa na ho namin 'yan noon pa. Sino ba ho dito yung mga ano, yung mga old viewers natin dito, yung mga solid viewers na simula pa ho sa ano, sa time po ng pandemic, nakita niyo na po si Sir Ivan po na punta-punta rin doon sa mga barangay at namibigay tayo. At yung mga frontliners, mga kababayan, halos araw-araw po binibigyan ho natin ng mga ano, ng mga blessings ho natin. Alam nyo, kaya nga ininganyo ko kayo na sana hindi ho tayo mag-skip ng advertisement kasi meron hong sikreto si Sir Ivan na namibigay lang po. Is even silent ho tayo, pero ang iba naman kasi na mga ayo sa atin, yung galit po kay Sir Ivan, lagi tayong sinasabihan dito na ano, take lang ho tayo, hindi daw tayo marunong daw magbigay rin. Kaya ano, napilitan ho si Sir Ivan na ipakita na ho sa inyo na meron talagang ginagawa po si Sir Ivan, hindi ko lang ipinalam sa inyo. Alam nyo, meron ding ano, ilang months na ba na meron ding pinuntahan po ang aking pamilya, namigay rin sila doon. Yung ano, yung doon po nakatira sa cemetery, yung mga kababayan. Hinahanap ko nga yung mga pictures, hindi ko na lang makita eh kasi medyo doon kasi sa old ko na cellphone, yung old ko na cellphone, mga kababayan, inanakaw kasi. Nahulda po si Sir Ivan. Nandun po yung mga pictures, sayang lang po. Anyways, totoo yan ating sinasabi dito. Hopefully every month po ipapakita na ko sa inyo ng ganyang mga ano, yung mga pamibigay ho natin ng mga blessings. Hopefully mga every month or every 2 months. Pwede siguro every 2 months. Kaya ininganyo ko kayo dito na sana hindi tayo mag-skip ng advertisement. At saka maraming salamat po sa nabibigay sa atin lagi ng super thanks. Doon po napupunta ang inyong super thanks na binibigay po, ibinibigay ninyo kay Sir Ivan. Actually, si Sir Ivan, instrumento lang ho tayo dito. Kayo talaga ang namigay sa kanila, mga kababayan. Si Sir Ivan, iniulit ko, instrumento lang po tayo. So anyways, mga kababayan, kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre din ang mag-share. Sana po mag-share ho tayo everyday. At saka libre din ang mag-subscribe. Siya nga pala mga kababayan, bago natin tapusin po ating programa ngayong araw, sana sabayan rin nyo rin si Sir Ivan para po sa ating live messaging prayer. Dear God, from the bottom of my heart, I want to say thank you for everything, especially for taking good care of my loved ones. Tonight, as we lay our head to rest, I know that tomorrow is another day and that you will meet all our needs. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal.